Hi guys! Welcome back to our channel! Sa video na to, tatalakayin natin ang mga katanungan ninyo regarding dito sa GrabCar. Ang daming katanungan tayo na natatanggap, marami nagko-comment sa mga social media account natin. Ang dami rin nagme-message sa atin. So, sa YouTube, sobrang daming natatanggap natin. Maraming salamat sa pag-comment ninyo. So, asahan nyo, sinasagot ko yan pag may oras ako. And dito nga, gumagawa tayo ng video. So, pumipili tayo ng mga katanungan na alam nating maraming makikinabang. And isa rin pala to sa way para i-shout out ko na rin yung mga taong nagtatanong. So, sa mga gusto ma-shout out or mabanggit yung pangalan, so ito na yung pagkakataon ninyo, comment lang kayo sa mga videos natin. And balay nyo, tanong nyo na yung tatalakay natin every week. So, every week, naglalabas tayo ng mga katanungan and sinasagot natin. And nung mga nakaraan, medyo matagal tayo bago naka-upload dahil nga na-busy tayo. So ngayon, binabalik na naman natin ito. Pero bago yan, syempre, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa YouTube channel natin. And i-click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga videos na ginagawa natin. And share nyo na rin to para marami pa tayong matulungan. Huwag nyo rin kalimutan mag-likes and mag-comment na rin kayo below. And meron din, and inform ko lang kayo, meron din pala tayong Facebook page account na Butter Dust Band and TikTok account. So marami rin nagme-message doon, pasensya na kayo sa mga hindi ko nare-replyan. Pero asahan nyo, pag nabasa ko, nire-replyan ko po lahat yan. So ito na nga, pumili tayo ng mga katanungan regarding dito sa GrabCar. So unahin na nga natin ang katanungan galing kay Wingiliano 4554. Sabi niya, Idol, ask ko lang, pag nagpalakad po ako ng PA at CPC, pwede na kaya maibiyahe yung unit ko sa Grab na 2019 model? So napaka-risky po ng gagawin ninyo. Yung palakad, unang-una, sa palakad po, wala kayong kasiguruhan. So magbabayad kayo ng malaki and posibleng ma-fake kayo and hindi kayo makabiyahe. So kung makabiyahe man kayo, 3 months lang po yan, pwede kayong isuspend the Grab. And pag nahuli kayo, sobrang laki po ng penalty. 150,000 pag nahuli kayo na fake yung inyong mga papeles. So yung PA nyo, pag fake po yan, magpe-penalty po kayo doon sa LTFRB ng 150,000 pesos and may impound po ang inyong sasakyan. And ang tinatanggap ni Grab na model ngayon ay 2021 pataas. Pag nagka-slot si Grab, ang tatanggapin niyang model ay 2021 pataas. So yung model nyo is 2019, so possible na hindi yan makapasok sa Grab. And possible na fake yung ma-fake kayo sa pagpapalakad niyan sa inyong mga requirements. Sana, Idol, nasagot ko ang inyong katanungan. Sumunod naman na katanungan ay galing kay JK Bernal 1248. Sabi niya, okay lang kung legit PA lang ang kunin kahit di na kumuha ng CPC. Nga pala guys, ang PA ay yan po yung initial requirements para makabiyahe tayo sa GrabCar. So yung PA, hindi talaga yan ang pinakaparangkisa. Ang pinakaparangkisa natin ay yung CPC. So yung CPC kasi sobrang tagal yan bago lumabas. Kasi marami yan, may hearing pa. So pinag-aaralan niya sa LTFRB. Kaya para makabiyahe tayo, PA muna. Pero hindi pwedeng forever PA. Kailangan meron kang CPC. Kasi yung PA, nag-expired po yan every 3 months. Kailangan natin i-renew yan bago mag-expired. So every 3 months yan and magbabayad tayo. Pupunta tayo ng LTFRB. So hindi yan marirenew kung hindi ka nag-apply din ng CPC. So machi-check yan doon. Pag nag-renew ka ng PA, sasabihin nila wala kang sinabit para sa CPC. So hindi ka i-issuehan ng PA. So sana nasagot ko yung katanungan nyo, sir. Sumunod naman na katanungan ay galing kay Maricel Tumulak 4784. Sabi niya, sir, ano po ba unahin ko pupuntahan, yung pong munang Grab or LTFRB? So ang pinakaunang step na pupuntahan nyo pag mayroon ng slot
ay si Grab po. Hindi na po tayo nagpa-process doon sa LTFRB. Before, ginagawa po yan, pero sobrang dami, sobrang haba po ng pila doon. Kaya ang ginawa ni LTFRB, pag may slot, ibibigay niya na yon, i-disseminate niya na doon sa mga TNVS, katulad ni Grab, Joyride, Angkar, kung ano-ano pa man. So, doon kayo mag-a-apply. Hindi po kayo mag-a-apply doon sa LTFRB. Si LTFRB lang po ang gumagawa ng slot. Siya lang po ang naglalabas ng slot. Siya lang po ang nagdi-dictate kung ilan yung mapupunta sa Grab, ilan yung mapupunta doon sa Joyride. So, pag may slot na, pupunta kayo sa mga TNVS. So, pumili na kayo kung saan kayo mag-a-apply and doon kayo pumunta. Sumunod na katanungan ay galing kay Renz Villanueva, 8131. Sabi niya, "Sir, baka naman pwede mo kami matimbrehan pag may slot na sa Grab at paano ba mag-apply ng Grab Airport? Salamat, stay safe." So, lagi naman yan, nag-upload tayo ng mga videos, kaya mas maganda naka-follow kayo and naka-subscribe dito sa YouTube channel natin. Kasi bago pa lang maglabas ng slot si LTFRB, ay may mga source na tayo at nalalaman na natin yan. So, gumagawa ako ng video and nagpo-post din tayo pag mayroon ng slot and bago pa lang lumabas yung slot. So, mas maganda, naka-follow kayo dito sa atin and sa mga social media account natin. Kasi nga, nag-i-inform tayo, nag-a-announce tayo pag meron ng slot and meron parating na slot para doon sa Grab na nilabas yung LTFRB para doon sa mga TNVS. So maraming salamat sa mga nakasubscribe na alam na nila yan na nagpo-post tayo and nag-update tayo regarding sa pag-apply sa Grab car. Sumunod naman na katanungan ay galing kay... ito walang pangalan dahil sa Facebook to. So nag-message sa atin to sa Messenger. Sabi niya, "Sir, good morning. Ingat lagi sa biyahe. Isa ako sa mga subscribers sa mga vlogs mo. Maraming salamat, sir. Tanong ko, sana gaya nga ng sabi mo sa vlog, kung halimbawa na-approve na ang unit, saka na lang ilalabas ito. Magsisimula na ba agad magbayad ng monthly o paglabas, which is halimbawa may open na slot si Grab? Maraming salamat, sir, in advance and God bless you and your family." So, ang process niyan, pag nag-apply po kayo ng sasakyan, doon sa mga dealer, so ang gagawin niyan, magkakaroon kayo ng approval. So, pag lumabas yung approval nyo, hindi pa ibig sabihin yan na mag-i-start na yung monthly amortization nyo. So, mag-i-start lang yung monthly amortization pag nakuha nyo na yung inyong sasakyan. So, for example, nakuha ko ang aking sasakyan ay August 1. So, example lang, August 1. So, ang pinakaunang monthly amortization mo yan ay September 1. So, September 1 ka pa magbabayad ng iyong monthly. So, take note, hindi yan mag-start ang monthly mo pag hindi mo pa nakuha ang iyong sasakyan. So, hopefully, nakatulong sa inyo yung sagot ko, sir. Sumunod naman na katanungan ay galing kay Pearly Matog 8969. Sabi niya, "Good morning po, sir. Tanong ko lang po, pag nag-register po ba sa DTI, pwede po ba na ang pangalan sa owner ay yung husband ko, pero ang nakapangalan po sa car ay ako po? Okay lang po ba na yung husband na ilagay ko na owner sa DTI, siya din po kasi driver? Salamat po." So, sa DTI po, simple lang yan. Kung sino po yung may-ari ng sasakyan, kasi kayo po yung operator, siya po dapat ang nakapangalan sa DTI. So, wala naman problema po yan. Kailangan lang po kung sinong may-ari, siya lang po yung nasa DTI. Lahat po yan, pati BIR, kung sino po yung may-ari ng sasakyan, kasi kayo po yung operator. Yung husband nyo lang po yung driver. So, madali lang naman po gawin yan, hindi nyo naman kailangan pumunta pa ng DTI. So, online, pwede na kayo kumuha ng DTI. Sumunod naman na katanungan ay galing kay Alberto Jr. Datmanos ka 8045. Sabi niya, "Good morning, Idol. May expiration po ba ang PA? Salamat po sa pagsagot. Ingat po palagi at God bless." So, lagi ko sinasabi yung PA po, hindi po habang buhay yan. Ang PA po, every 3 months nag-expired. So, kailangan nyo po i-renew yan. And matagal din po lumabas pag nag-renew kayo.
So, dapat 1 month before mag-expire, i-renew nyo na po yung inyong PE. Kasi nga, inaabot niya ng 1 month para lumabas ang inyong renewal ng PE. And madali lang naman po yung gawin. Punta lang kayo ng LTFRB and mag-renew kayo ng PE. May mga form yan, may mga video tayo nang ginawa dyan kung paano mag-renew ng PE. Maraming salamat po. Sumunod na katanungan ay galing naman kay user XG7WL3SX4R. Sabi niya, "Hi sir, tanong ko lang po kung pwede po na dumiretso sa LTFRB para mag-apply ng CPC and PE. Tapos pag nabigyan na ng PE galing sa LTFRB, tsaka mag-apply sa Grab Office, posible po yun. Salamat po." So, dati ganyan po ang ginagawa. So, pero dahil nga sa sobrang dami ng pila, ang ginawa ni LTFRB ay binigay niya na yan sa mga TNBS. So, para makapag-apply ka, para kumuha ka ng PE at CPC, kailangan mo pumunta doon sa mga TNBS. Katulad ni Grab, ni Joyride, or ni Angcars, no, Pick Up, o kung ano-ano man yan. So, doon ka pupunta, hindi ka pupunta ng LTFRB. Si LTFRB, ang ginagawa niya, naglalabas lang siya ng slot. And, siya lang nagbibigay kung ilan yung mapupunta kay Grab, ilan yung mapupunta kay Joyride. So, yun lang ang ginagawa ni LTFRB. Pero pag nag-apply ka, doon ka pupunta sa mga TNBS or TNC company. So, mamili ka na lang Grab, Joyride, at kung ano-ano pa. So, yun lang. Sumunod naman ang katanungan, galing to siguro sa Facebook page natin. Sabi niya, "Yeah, ask ko lang saan pwede magpa-assist, magpa-add ng driver operator po kami. Salamat sa tugon." So, yung additional driver, madali lang yan. Punta lang kayo sa office. Pwede doon sa Mandaluyong, sa Greenfield. Or pwede rin doon sa Marikina, Grab Marikina. So, mamili na lang kayo doon kung saan kayo malapit. And syempre, alam nyo naman yan dahil nga nakapag-apply na kayo sa Grab. So, alam nyo na kung saan yung office nila. So, madali lang naman. Dalhin nyo lang yung mga requirements. And 24 hours, ma-activate na kagad yan yung bago nyong driver. So, nga pala, hanggang 3 driver, pwede nyo i-add dyan sa inyong unit. Hopefully, nasagot ko yung katanungan. Sumunod naman na katanungan ay galing kay Troy Barreto 9913. Sabi niya, "Paano sir pag yung inupahan mo apartment may garahe na?" So, sa garahe, kung may garahe na yung inupahan mo, hingin mo lang yung tax declaration and list of contract ng inupahan mo. Hingin ka ng list of contract. So, yun yung isasubmit mo para dun sa CPC na katunayan nga na may garahe ka na pinapagamit sa iyo yung garahe mo. Huwag mong problemahin yung garahe, madali lang gawa ng paraan yan. Sa LTFRB doon, marami nagbibigay doon ng requirements para dyan sa garahe. Sumunod naman na katanungan ay galing kay Yupoldo Salmorin. Sabi niya, "Sir, no po ba oras tapos ng coding sa Manila at ibang area? Thank you po." So, ang coding dito sa Makati, walang window hours. So, ang coding dito from 7 a.m. hanggang 7 p.m. hindi ka pwede bumiyahe dito sa Makati. So, ang ginagawa ko pag coding ako, dahil nga taga Makati ako, so pinapatapos ko muna yung coding dito, coding time. So, usually bumibiyahe ako ng 8 p.m. so hanggang 10 or 11, so kung anong oras man, hanggat may booking pag coding ako, pag gusto kong bumiyahe. Sa ibang area, maliban sa Makati, ang ano nila, ang window hour, so from, ang alam ko, from 8 a.m. hanggang 10, tapos mag-start naman ng 4 p.m. yan hanggang 8 p.m. So, pero kung alanganin ka, mas maganda, yun na yung pahinga mo. So, yung coding time, yun na yung pinakapahinga natin or pinaka day off. Tapos yung ibang araw, bawi na lang tayo. Doon tayo bumanat ng kakabiyahe. So, sumunod naman na katanungan ay galing kay user TB2BN8DQ3D. Sabi niya, "Hello sir, anong phone magandang gamitin sa Grab?"
So actually wala namang maganda at pangit gamitin sa Grab. Ang importante diyan ang network. Dapat malakas yung internet mo. Syempre kasi nga online yang ginagawa. Pumapasok sa atin ng booking. Pag mahinang internet mo, syempre hindi rin papasukan ka ng booking kung paputol-putol ang inyong internet. So mas maganda, malakas ang internet mo, malakas ang signal. So and syempre dapat yung phone mo rin hindi yung sira-sira. So kahit anong phone naman okay lang. Pero yung kung tatanungin mo kung anong phone yung gamit ko, sa akin iPhone. So ang ginagamit nating pang Grab, iPhone. May naka-line kasi tayo sa Smart, kaya libre lang yung phone natin na ginagamit dito sa Grab car. So yun lang ang napili natin ng mga katanungan. Sana nasagot ko and sana maraming nakikinig sa inyo and marami kayong natutunan. Nga pala, take note, wala pa pong slot sa ngayon sa Grab. So hindi pa tayo pwede mag-apply. So yung mga nabanggit ko, yun lang yung mga madalas tinatanong sa atin. And sana nasagot natin ng maayos. And sana nasagot ko yung mga katanungan nyo. So marami pa akong sinasagot dyan. Marami pang mga video na ginawa tayo para makatulong sa inyo, para sa journey nyo, sa pag-apply at sa mga bumibiyahe na dito sa GrabCar. So maraming maraming salamat sa inyong panunood. Huwag niyong kalimutan mag-comment and subscribe sa YouTube natin. And asahan nyo yung mga comment nyo, lagi kong binabasa yan and sinasagot ko pag may oras tayo and alam natin yung mga kasagutan. Maraming maraming salamat sa inyong panunood and walang sawang panunood sa aking YouTube account. Asahan nyo, nagagawa pa tayo ng maraming maraming video na makakatulong sa mga katulad nyo and katulad natin na mga TNBS driver and sa mga gusto pa mag-apply dito sa Grab platform. Maraming maraming salamat. Again, ito si Butter Dustband, ang inyong Grab car driver.